Dalawang bagong Seventh-day Adventist Church ang itinalaga at pinasimulang itayo sa magkahiwalay na mga barangay sa Nueva Era, Ilocos Norte. Ang nasabing mga simbahan ay magsisilbing dambana at katunayan ng nagtatagumpay na gawain ng Ebanghelyo sa distrito ng Southeastern Ilocos Norte sa teritoryo ng Northern Luzon Mission. Ang kanilang masaya at pinagpalang groundbreaking ceremony, balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Pinasinayahan at nilaga sa ginanap ng mga groundbreaking ceremony ang bagong pagtatayuan ng dalawang bagong Seventh-day Adventist Church sa blubunduking bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte. Nagpakita ng suporta ang mga leader ng lokal na gobyerno sa marangal na proyekto. Sapay ko mata dagiti lumugar kada ito'y nga dito'y salukag kat maawis danto nga umay kat sapay kumata may sa kayo nga katulungan iti barangay. Sa barangay poblasyon at barangay Kabitauran piniling ipatayo ang mga bahay-sambahan. Nais ng distrito ng Southeastern Ilocos Norte na mas mapaigting ang presensya ng Seventh-day Adventist sa bayan ng Nueva Era. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagbukas muli siya ng isang pagkakataon na maipalaganap ang salita ng Panginoon sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Sa katunayan, mayroong isang kalye na pinangalan ng Sabadista Street, dulot ng maraming mga Seventh-day Adventist ang namamalagi sa gawing iyon. Kaya nga't, nasilip ito bilang isang oportunidad sa mas maigting na pag-iibanghelyo at pagpapatayo ng karagdagang mga bahay-sambahan. Yung isang church sa kabilang barangay nitong bayang ito, sa Kabitauran. Actually, yung street doon ay pinangalanan Sabadista Street. Kaya nandun sa kuan, mayroong kuan, mabait na kapatid natin na taga Baguio. Magdodonate ng lupa upang magpatayo ng church natin doon. Sa kasalukuyan, ang nasabing distrito ay mayroon ng 13 mga iglesia. Inaasahan ng distrito na sa panahon na may patayo na ang dalawang karagdagang mga bahay-sambahan ay magpapanukalang mahati ang distrito sa dalawa. Nang sa ganon, ay mas matutukan ang lumalagong gawain ng Ebanghelyo. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Mike Daniel Subala. Ito ang Hope Today.